So, ito na po mga kamstek, ang isusunod natin. So, pares lang po sila ng tatak. GE rin po ito, General Electric po. So, ang kaiba lang po nila, yung kanina, manual. Ito po ngayon ay digital. So, tirayan na po natin. Baka tirayan pa po ng iba. So, mahirap na. So, let's go. So, ito na po siya mga ka-homestack. Binuksan ko na po. Yan po. Binuksan ko na po yan. So, bago ko po pinull out to doon, no, sinaksak ko po muna ron. Tignan ko po kung talagang hindi umiinit. So, patunayan po natin na hindi po siya talaga umiinit. So, check po natin yan. Tara na po mga kamstek, check po natin. So, set up ko lang po ng maganda yung ating camera. So, ngayon po mga kamstek, ang gagawin po natin eh, mag-check po tayo ng high voltage ng ating microwave oven. So, doble ingat po kayo dito mga kamstek ha, kasi ito ay medyo delikado na po. So, ayan po mga kamstek, mag-range po tayo sa 1,200 na AC volts. So, AC po yan mga kamstek, high voltage po tayo ngayon. Tapos po mga kamstek, tatanggalin po natin to. Yan po. Tanggal na po natin yung connection ng magnetron. So, kapag ito po ay naglabas ng boltahe, ibig sabihin po, sira po ang ating magnetron. So, hindi naman po natin pwedeng testerin itong magnetron natin ng naka-range tayo sa ohms. Kasi po, parehas lang po ng ohms kapag sira at saka kapag buo. So, ito po ang magandang pagtitest po ng ating magnetron kung buo o hindi. So, pag ito po ay naglabas ng high voltage, ibig sabihin po, sira po itong magnetron natin. Pero po, kapag hindi po siya naglabas ng high voltage, may sira po dito sa ating unit. So, tara na po. Umpisa na po natin. So, sasaksak ko na po ang ating ano. So, ito siya mga kamstek. Power na. So, lagyan natin siya lang. Cook. So, start po natin. So, baligtad po ito mga kaumstek. Ito pong kula natin, igaground po natin.
Tignan nyo po yung tester natin. Saka ito po. So, ayan po mga ka-homestake. Nakita nyo po. Wala pong function yung ating tester. Dapat po ito, maglalabas po siya ng high voltage. So, ibig sabihin lang po nyan, ito pong magnetro natin, eh buo. So, check po natin itong mga pyesa natin dito. Range lang tayo dito. So, continuity muna. So, ayan. So, checkin natin tong sa init natin. Thermodis. Itong dalawa. Sa init po yan. Tapos, i-check natin tong high voltage capacitor. Saka yung rectifier diode na high voltage. At itong fuse natin na high voltage. So, meron. Meron. So, dito sa dalawang to, good po tayo dito. So, dito po tayo sa baba. So, ito na po mga kamstek. Test po natin to. Yung capacitor natin. Saka yung rectifier diode. So, ito pong capacitor natin ay mayroong 0.85. So, tignan nyo po ang ating test. Tignan nyo po yung ating tester. So, kung nakikita nyo po mga kaumstek, gumaganon po yung ating pointer ng tester. So, tataas po natin para makita nyo po.
ngayon po mga kamstek. So ibig sabihin po, okay po yung ating capacitor. So test naman po natin yung rectifier diode natin. So ayan po mga kamstek. Sira po yung ating rectifier diode. So papalitan po natin yan. Papalitan po natin ito mga kamstek. So check na rin po natin yung ano na lang po natitira, yung ating fuse. Po mga kamstek. So yun po mga kamstek. So good din po yung ating fuse. So papalitan lang po natin to. Subukan po natin to palitan yung rectifier diode niya. So ito po mga kamstek, nakakuha po tayo sa scrap natin. Yan po. So ipapalit po natin yan dito. So isi-set up ko lang po ulit yung camera natin para testerin po natin to. So pause muna natin. So ayan po mga kamstek. Ito po yung sana natin. Capacitor natin. Tanggalin na po natin to. So yan. Tanggal na po. So, testerin po muna natin to ulit. Ayan po. Wala po kayong makikitang deflection sa kanya. So ayan, ayan po mga kamstek. Wala po siyang deflection kahit ano po. Wala po. Ito pong isa. Tingin po natin ito isa. So ayan po mga kamstek o. Nagkakaroon po siyang deflection. Sa kabila po dapat wala. Ayan po. So, ikakabit po natin to mga kamstek. So, babalik ko lang po yung camera natin doon sa lagayan.
So ayun po mga ka-umstek, nakita nyo po yung pag-test. So itong isa po, defective na po to. So hindi na po natin to gagamitin. Ito na po ang gagamitin natin. Lagay lang natin sa dito. So ayan po mga kamstek, iba po natin. Tignan nyo po mabuti yung tester natin. Saka dito po. So mag high voltage tester ulit tayo. Lalagay lang po natin tong red sa ground, sa body ground. So, ayan po, naka 1200 AC volts tayo. So, ayan po, makikita nyo po. So ayun po mga ka-umstek, nakita nyo po ba? Ngayon po, sasalpak na po natin siya dito. Magte-testing naman tayo ng tubig kung mapapainit niya. So isa pa po. So nakikita nyo po. So okay po mga ka-umstek. So lalagyan natin to ng tubig. Dalan po kayo mga ka-umstek. So ito mga ka-umstek, natin na tubig. Hintay lang natin sa mga ka-umstek kung mag-iinit siya. Naramdaman ko rito, good siya. Okay siya mga ka-umstek. Ayun siya. Ikot-ikot siya sa loob. So patapos na yung ating time. Ayan na po mga ka-umstek, okay na po. Titignan po natin siya ngayon kung init. So ayan po mga ka-umstek, mainit-init po siya. Ayan po. So pwede naman natin siya hawakan. So ayan o. So okay na siya mga ka-umstek, sasara na lang natin siya. So pwede na natin siya ulit i-deliver sa ating customer. So ayun lang mga ka-umstek, sana meron kayo natutunan ngayong araw na to. At isasara na lang natin tong ating unit. So
God bless mga kaumstek. Manood lang po kayo ng aking mga video kung gusto niyo pa pong maraming matutunan. So, maraming salamat po.